welcome sa isa na namang episode ng ating Sunday School. Ngayong umagang ito ay marami tayong matututunan. Sigurado ko, lahat kayo ay excited na sa face-to-face, pero sa ngayon, mukhang malabo pa. Kaya stay muna kayo dyan sa inyong mga bahay at manood ng ating Sunday School. Ako nga pala, si Teacher Janice, mula sa Church of Christ at Talon. At ngayong linggong ito, alam niyo ba, marami tayong prepare para sa inyong lahat na sigurado akong magugustuhan ninyo. Meron tayong Singspiration, Storytelling, pero bago yan, tayo munang lahat ay manalangin. Bago po tayong manalangin, let us bow our head and close our eyes. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din po sa buhay at kalakasan na binigay niyo po sa amin. Panginoon, dalangin po namin na madami kaming matutunan na aral sa araw na ito. Gabayan mo po kami hanggang sa matapos ang gawain na ito. Ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, I pray. Amen. I love to praise Him and lift up His name.
Sa inyo. Alam nyo ba kung ano ito? Tama! Ito ay isang bola. Anong napansin nyo, mga bata? Hindi ba kapag nagdi-dribble ako ay bumabalik sa akin ang bola? Sasahig ko man ito i-dribble o kaya sa pader, o kahit sa taas ay bumabalik sa akin ng bola. Parang ganyan din ang paggawa ng mabuti, mga bata. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, tsak na mabuti rin ang babalik sa atin. Hindi man kaagad, maaaring sa ibang paraan. Kapag tayo ay naglingkod sa ating kapwa, o kaya ay tinulungan natin sila, tsak na may kapalit itong mabuti. Lalong-lalo na kapag tayo ay tumulong sa mga alagad ng Diyos. Mga bata, alam nyo ba kung ano ang mga mahanain? Karaniwang sila yung mga lalaking tumatayo sa pulpito at nagtuturo sa atin ng mga aral na nasa Biblia. Oo, sila ang mga lingkod ng Diyos na tinawag upang magpahayag ng kanyang mga salita. Ang kwentong ating mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol sa tamang kontrato o pagkilala sa mga mahanaim na sugo ng Diyos. Aalamin natin kung paano nagpakita ng kabutihan ang isang babaeng taga-Sunem sa isa sa mga propeta ng Diyos. Kaya, halina't makinig sa ating kwento. Ang pamagat ng kwentong inyong mapapakinggan ay si Eliseo at ang babaeng Shunammite. May isang panahon na pumunta si Eliseo sa Sunem. Ito ay isang nayon sa Israel. Si Eliseo ay propeta ng Diyos. Noong napunta siya roon, ay may isang mayamang babae na nag-anyaya sa kanya na kumain sa bahay nito. At tuwing napupunta si Eliseo sa Sunem, ay dito siya kumakain. Nakausap ng babae ang kanyang asawa
at sinabi nitong si Eliseo ay banal na lingkod ng Diyos. At hinikayat nito ang kanyang asawa na magpagawa ng silid upang magkaroon ng lugar na pagpapahingahan si Eliseo sa tuwing nagpupunta siya sa Sunem. Isang araw, muling napunta si Eliseo sa Sunem at nang pagbisita na sa babaeng Shunammite at sa asawa nito, ay nagulat na lamang siya na may ipinagawang silid ang mga ito para sa kanya. Siya'y na mahinga sa bagong silid na ipinagawa para sa kanya. Tinawag ni Eliseo ang kanyang kasama na si Gehazi at sinabi rito tawagin ang babae at magpasalamat dito. Ipinatanong niya rin kung ano ang maaari nilang maitulong sa babae bilang kabayaran sa pagtulong nito sa kanila. Ngunit, ang sabi ng babaeng Shunammite ay masaya na raw sila na makatulong sa kanilang mga kababayan. Kaya naman, tinanong na Eliseo si Gehazi kung ano ba ang maaari nilang maitulong sa mayamang babae. Ang sagot naman ni Gehazi ay wala raw itong anak at matanda na ang asawa nito. Noong marinig na Eliseo ang sinabi ni Gehazi, ay muli niyang ipinatawag ang babae. Sinabi niya ritong magkakaroon ito ng anak na lalaki sa isang taon. Ang mayamang babae ay medyo nalungkot at sinabi nitong wag na sana siyang paasahin na magkakaroon pa siya ng anak. Ngunit, makalipas ang isang taon, ay nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Lumaki ang anak niyang ito. At isang araw, habang nagbubukid ang lalaki, kasama ang kanyang ama at kanilang mga katulong, ay nahilo ang anak na lalaki. Ipinauwi ng ama ang kanyang anak sa mga katulong, subalit ito'y namatay pagsapit ng tanghali. Dinala nila ang anak sa silid na ginawa para kay Eliseo at agad na naghanda ang mayamang babae upang puntahan sila Eliseo. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang asawa ngunit siya ay nagpatuloy sa pagpunta sa kinaroroonan ng propeta. Malayo pa lamang ay natanaw na ni Eliseo ang babae. Kaya naman, sinabihan niya si Gehazi na salubungin ng babae at kumustahin siya at ang kanyang pamilya. Sumagot ang babae at sinabi nitong sila ay mabuti. Pagkarating ng babae sa harapan ni Eliseo, ay lumuhod ito at sinabing ang kanyang anak ay namatay. Dahil dito, inutusan ni Eliseo si Gehazi na pumunta sa bahay ng babae at dalhin ang kanyang tungkod at pagkatapos nito'y ipatong ang tungkod sa ulo ng batang na mayapa na. Nauna si Gehazi sa bahay at kinalaunay dumating na rin sila Eliseo at ang babae. Pagkarating nila ay hindi pa rin bumabangon ang anak ng mayamang babae. Kaya naman, pumasok si Eliseo sa silid at ipinanalangin ang kalagayan ng batang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, ay muling uminit ang katawan ng batang lalaki at bumahing ito ng 7 beses. Ang batang lalaki ay nabuhay. Pagkabuhay ng batang lalaki, ay pinapasok niya sila Gehazi at ang mayamang babae. Nagpasalamat ang mayamang babae at kinuha ang kanyang anak at dinala ito sa kanyang silid. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan mula sa kwentong ating napakinggan? Ang mga mahanaim o mga sugo ng Diyos ay nararapat nating kilalanin at tulungan. Dapat ay makinig tayo sa kanilang mga salita sapagkat ang mga bagay na kanilang ipinapangaral sa atin ay nagmumula sa Diyos. Gayahin natin ang mayamang babae sa kwento. Noong nalaman niyang sila Eliseo ay mga sugo ng Diyos, hindi siya nag-alinlangan na suportahan at tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan.
Tandaan din natin na ang Diyos ay laging nagpapala sa atin at Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang babae sa kwento ay pinagkalooban ng Diyos ng anak na lalaki kahit hindi ito nagsabi. Ito ay patunay na kahit hindi natin sabihin, ay alam ng Diyos ang ating mga kailangan at mga kagustuhan. At ito ay ipagpapala na sa atin, lalo na kung ito ay makabubuti. Itatak din natin sa ating puso't isipan na napakalaki ng nagagawa ng pananampalataya sa Diyos. Makikita natin sa kwento na kahit dumaan sa matinding pagsubok ang babae dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, ay nagtiwala pa rin siya na kayang tulungan ng Diyos ang kanyang anak sa pamamagitan ni Eliseo. Dahil dito, ang kanyang anak ay muling nabuhay. Kaya mga bata, walang imposible sa ating Diyos. Sa pagkakataong ito, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit mula sa kwentong inyong napakinggan. Kaya, maaari nyo nang ilabas ang inyong papel at panulat. Tukuyin ang tamang sagot sa bawat tanong. Una, sino ang katulong ni Eliseo na kasama niya sa kwento? Tama, si Gehazi. Pangalawa, saang nayon sumentro ang istoryang ating tinalakay? Tama, sa Sunem. Pangatlo, ano ang pagpapala na ipinagpala ng Diyos sa mayamang babae? Tama, anak na lalaki. Pang-apat, ano ang katangian ng mayamang babae na dapat nating gayahin? A. Pagiging mapanampalatayahin. B. Pagiging antukin. C. Pagiging mayaman. Tama. A. Pagiging mapanampalatayahin. Kalima, ano ang tamang pagtrato sa mga sugo ng Diyos o mga mahanaim? A. Pagtawanan. B. Galangin at kilalanin. C. Gawan ng masama. Magaling. B. Galangin at kilalanin. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Kung ganun, nais ko natandaan ninyo itong ating memory verse. Maaari nyo rin itong isulat sa inyong mga notebook. Ayan! Nagustuhan nyo ba ang kwento mga bata? Marami ba kayong napulot ng mga aral? Lahat ng mga napulot nyong aral sa ating kwento ngayong araw ay pwede ninyong i-apply sa totoong buhay, ha? Siyempre, sa bahay. At kapag tayo ay pwede na mag-face-to-face, pwede natin i-apply sa school, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga tao na nakapalibot sa atin. At siyempre, bago tayo magtapos, lagi nating tatandaan ang lahat ng natutunan natin ngayong Sunday school na ito. At lagi nating tatandaan na maging masunurin tayo sa ating mga magulang at sa lahat ng mga nakakatanda sa atin. And bago din tayo magpaalam, gusto kong ipaalala sa lahat na ang pagiging mabuting bata ay kinakaaliwan ng Diyos. Kaya naman, maraming salamat sa panunood at pakikinig hanggang sa susunod nating Sunday School. Muli, ito si Teacher Janice. Paalam sa inyong lahat. Happy Sunday! Tayo po ay muling manalangin. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito na binigay mo po sa amin, na muli kaming nakarinig ng iyong salita. Salamat po sa paggabay mo po sa amin at sa wisdom na ipinagkaloob niyo po sa amin.
Nawa po ay maisa puso at maisa buhay po namin ang mga aral na natutunan namin sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen.